tanang yabang nyo. Ako ayaw ko magpakita ng hindi maganda sa inyo. Pero pinilit nyo akong gantuhin. Ha? Pinilit nyo akong gantuhin. Kuya, nakiusap kami sa iyo na sa akin na lang pag after training. Kailan kayo nakiusap sa akin? Si Dimac, sinabihan ko. Sa akin na lang after training kasi humina yung signal. Mga anak ko ng mumut yun. O nga kuya, naintindihan namin kuya. Dapat, pinakinggan ko ako. Hindi naman yan kasi sa akin yan. Naintindihan mo ko yung kapatid sa'yo. Ko. Yung kapatid mo si Raulo. Kuya, wag mo sabihin. Kapatid mo sawa. Pag ang tignan ko magandang dito. Tawan pa kami. Tawanan? Feeling nyo lang siguro yan, kuya. Okay, ayaw nyo sa amin dito. Ayaw nyo gawin namin. Umalis kayo. Ha? Umalis kayo dito. Hindi namin gusto sa hindi namin gusto kayo. Umalis kayo dito. Oh. Alam mo ka ito ang gawin ko? Pangit? Kaya umalis kayo. Oo, kuya. Sabihan namin yung mayari dito. Ay, sabihin yung mayari. Sino mayari? Yung ano, yung pinipersonal. O, yung umalis kayo. Kaya yung galing ito, nakaka-trigger ng tao. Kuya, sinabihan ko si Dima. Kaya nga, dapat inisip nyo. Paano kaya lang masyari dito? Hindi naman kasi sa amin yung internet, kuya. Hindi naman nila kasalanan yun eh. Oo, maintindi. Hindi mo kasalanan. Hindi ko kasalanan. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ng kapatid mo. O, kuya, sabi niya, wasak. Nagtitraining pa po siya ng call center. Sabi ka na nagtitraining ka to? Ilang buwan na yan? Ilang araw na yan? Kuya, kakatraining pa lang po niya. Kakatraining pa lang niya, kuya. Kakastart pa lang niya sa training. Huwag niyo akong gaguhin. Pakasabay ang kapatid niyo na yan. Pagpasita mo na, ha? Ako mabait ako sa mabait. Ah, mabait ako sa mabait. Hindi ako ganito. Kuya, pasensya ka na. Hindi ko alam kung masama ang ano mo. Kasi hindi ko talaga yan internet. Kaya, saka sinasabi ni Gisi na huwag mo na siyang magpakunik kasi nagkukonsenter pa po siya. Oo, tangin na magkonsenter siya kung ano pa man. Pero dapat. Hindi naman kasi ako magpapayad niyan. Kaya sinasabihan. Aliwari niya maayos. Sinasabihan ko si Dimac. Aliwari niya maayos sa akin. Ako mismo. Ano alam nila? Ako ang nagpipinance. Nasa akin lang lahat ng mga gastos. Sabihin niyo dapat sa akin, Noy! Noy, putangin na mo ka, Noy! Huwag kayo kumunik sa akin. Kasi kailangan ko pagkapitin yung wifi ko. Ha? Kailangan ko pagkapitin. Kuya, di ko alam na masama ang loob. Mag-apply pa ako sa agency ng ano ba yan pinag-apply na? Pinapaliwanag ko ni Hindi Mac na saka na lang kasi yan yung sabi ni... Kailangan ko din respetuhin yung desisyon ng kapatid ko, kuya. Kasi nag-i-internet, nag-i-training po siya. Naintindihan kita. Pero dapat siya. Sabihin niya dapat yung dapat. Kasi wala kasi siya nung time na yun, kuya. Nasa trabaho ko. Pag lalaki na sa lalaki, iba na mag-uusap. Nasa trabaho kasi siya nung time na yun, kuya. Isipin na lang, no. Isipin nyo na lang. Pag lalaki na sa lalaki, mag-uusap. Iba na mag-uusap. Ako nagagali talaga ako ngayon. Ha? Nagagali talaga ako ngayon. Mga anak ko, nagmumudyo. Dapat kuya, yung hindi ka lasing nagpunta dito para masabihan, mag-usap tayo. Bakit ako lasing? Mag-usap tayo ng maayos. Kasi si Dimac sinasabihan ko eh. Hoy, sabihin ko sa'yo talaga, Jessica. Hindi ako nakainong plug, sasabihin na. Influensya ng halak. Hindi, ayusin mo pagsalita, kuya. Kasi hindi yung hinahagis mo yung mga hagis ka ng gamit mo. Sinipa ko yung motor. Hindi yung mga hagis ka ng motor. Wala akong hinagis. Sinipa ko yung motor. Hindi ko hinagis. Hindi namin alam na ganun pala yung... Kasi galit ako. Dapat magsalita ka ng maayos. Kasi ako. Ikaw kung galit ka, ano gagawin mo? Sabihan ko yung maayos. Noon. Baka magsalita ka ng maayos, galit ka. Ay, Diyos, kalukuhan. Sige, kuya. Wala ako sa ganitong sitwasyon. Ha? Jessica, sabihin ko sa'yo. Kung ikaw ang harap sa akin, tayo magtatalo. Sabihin mo sa kapatid mo. Salbay ang kapatid mo. Hindi kuya, naintindihan ko siya kasi nag-training siya. Ay, kung nag-training siya, whatever. Kung nag-training siya, paliwanag niya sa akin. Pinapaliwanag na din ni Maki. Ang kapatid mo. Wala kasi siya sa trabaho. Ang tao ka asawa niya. Pag nalabas dito, wala, ganun ko dito. Oh. Utan na nga kayo si Ulto. Hindi naman siguro kayong tinatawanan? Tumawa ka lang, hindi sa akin nakatawa.
okay lang yun. Hindi mo talaga masabi ganun. Ah, alam mo, nakilala mo yung ugali ko. Ganto ang ugali ko. Salbahe ako. Jessica, sabihin ko sa'yo. Ayusin na magsalita, kuya. Hindi yung... Magsalita ako! Diretso ka lang. Ako, ang galit ko dahil sa inyo. Hindi, di yung diretso ka lang manghagis dyan. Sinasabi ano yung hagis ko nga? Ano yung hagis ko? Wala ko sinagis. Sipa! Sinipa ko yung... Ay, ulitin ko? Sipa ko ulit. Ha? Kanyayang mo to sa atin yan eh. Wala ko sinagis. Sipa! Diyan ka lang. Oh, yes, yes, pumasok pa. Kapatid mo, paano palabasin mo dito? Kuya, mahinaan ka. Kasi may batas tayo. Huwag yung idaan sa init ng ulo. Pwede natin mainit mag-usapan ng ayos. Mainit ang ulo ko, video mo ako. Mainit ang ulo ko. Mainit ang ulo ko dahil sa gagagawa nyo. Bakit? Nagagalit ba ako? Nagagalit ba ako na hindi nyo hihirit ang ulo ko? Sige, palabas mo yung kapatid mo. Kami magtaos. Kami magtaos. DJ, tirantado ka. Dumawag ka dito. Huwag yung kapatid mo, paharapin mo kasi babae yan. Lalaki ka? Wala naman, bigla ka lang nang hahagis dito ng alak. Sa totoo lang, pwede, iwan ko kuya. Hindi mo kasi alam yung batas eh. Anong batas? Anong batas? Ang tao nagagalit dahil sa kagagawa niyo. Nakiusap ako ni Dimac na Max, saka na pagtapos ng training ni GC. Wala, kasi si GC nung time na yun, nasa trabaho. Ulit naman kami nakikiusap sa inyo. Mga anak ko, tagmamudyol, gusto makapag-gold line. Oo, kuya. Hindi naman ako basta-basta mag-connect sa kanila kasi hindi po yan akin ang internet. Kailangan kong respetuhin yung desisyon ng kapatid ko kasi hindi po yan akin. Lumakas kayo dito. Oo, kuya. Lumakas kayo dito para yun ang magandang paraan. Oo, sige, kuya. Huwag ka mag-alala. Dalhin yung, ano nyo, dalhin yung internet nyo para wala kang, ano, wala kang, ano. Kana lang? Ano yan? Ano yan? Sa'yo daw ito, 328. Bago yun, yun. Ako ang gagaguhin nyo? Ano nga? Ang mamahay ko yan. Ang tutusin. Patanong daw ito kung may jika siya. Hoy! Patayin yung tubig doon. Marid lang kayo. Wala kayo tubig. Reklamo kayo doon sa kausap nyo. Tama na yun. Nakasakit lang dibdib. Nagbahay kayo. Ha? Lagi ko usap sa GCash kasi yung pera ko. Ka-online para yung mga anak ko makapag-online. Bakit ang gawang sumasagot? Makausapin nyo lang si GC. Yung motor niya, itabi-tabi naman niya. Kung gumarahe, parang siga. Umisa-misa naman, itabi-tabi naman ka. Tara. Grabe kayo. O, ito nila na ngayon. Ganto pala si Nunong. Ganto pala ang asawa ni Dimac. Ha? Salbahe talaga ako. Tawin. Masalbahe mo sa akin. Itabi natin ito. Oh. Itabi-tabi niyo yung butong niyo. Huwag naman yung masyari nakaharang sa kalsada. May nakapadlak pa. Nakatabi kasi yan kanina. Sinipa mo eh. Parang terbe kanina sinipa. Kanya na talagang gusto nga niyan. Nguhang pa yan. Tango na. Kayo. Ang yaga nila ng diputik na... Ah, sige, balikan lang niya ako. Nagiging usap niya yung anak ko. Pakabit. Ilang bisis yung pinangakuhan. Kaso katapos na lang ng exam. Katapos na ang interview. Kailan pa ba kayo nakabitan? Nung ano pa eh. Pagka-start pa lang kasi niya sa training. Kasi nung una, nung last month pa sana siya nag-training, hindi natuloy kuya. Kaya kaka-start pa lang niya. Kaya nga. Depende na yun sa diskarte nyo. Kayo na nga ang puno eh. Di ba? Nasa inyo na ang puno. Na-depende na yan sa diskarte. Kung mayroon ko pa isama,
Oo nga, kuya. Ha? Kung sa akin lang yan, wala problema, kuya. Wala nga, sinasabi sa akin ni si Mac yan. Kung sa'yo lang, wala problema. Kaya nga si Jeezy ang inaano ko. Bakit ganun ang pag-ugali niya? Dapat siya, makisama siya. Naintindihan ko. Ano ang totoo lang si Jeezy? Ano lang kasi yan, kuya? Dito yung area na to, yung area na to, area na to. 20... Sabihin lang niya sa akin, sino mga kursunari sa akin sa kanya dito. Sabihin lang niya sa akin. Lang kasi yan, kuya. Ano lang, mababa lang yung kinuha pero namin. Yung ginawa niya ganito. Hindi siya mataas na NDPS. Kaya naintindihan ko siya, kaya ayaw mo na niya magpakabit para hindi siya ma-disturbo sa akin. Isang tao ka, baruto ka makasama. Mababa lang kasi yung NDPS na kinuha niya. Hindi yung NDPS ang pinag-usapan doon. Hindi yun nga. Tama na. Hindi yun ang pinag-usapan doon. Kung marunong siya makasama. Tarantaduhin siya dito sa kalsada. Dito itong street na to. Sabihin lang sa akin, sino ito baratado sa akin dito? Sa kanya. Sige, sabihin lang niya sa akin. Ano tamo na? Sabihin ko niya lang, hindi niya alam. Pero, ang kala, ang tao ka sa kanya, ginago niya ako, hindi niya ako masyadong binigyan ng magandang pansin na, ay, sino ito? Sige, ikunin ko usap kami. Ano'y? Bigyan kita ng ganitong araw na para ka kumulik. Kasi ano, ganun-ganito. Eh, walang ganun eh. Yung mga anak ko pupunta sa'yo dito para makikulik. Ano lang sabi nila? Ang sabi mo lang, tsaka ka lang. Pagkatapos na ang intention ni JC. Kaya sabi ko, putang pangit na lang ugali ni JC. Ang pangit na lang ugali ni JC. Bakit ganun? Ilang cellphone lang ang kukunik dito sa kanya? Bakit? Tatarantaduhin ko ba kayo? Hindi ko ba kayo babayaran? Nangyari hindi naman ko sa ganun, kuya. Hindi naman pala sa ganun eh. Hindi dapat, ganun dapat ang pag-iisip natin sa isa't isa. Inintay niyo magalit ako eh. Inintay niyo mag-trigger ako eh. Inintay niyo maging bastos ako sa inyo eh. Ngayon, bastos na ako sa inyo. Alam niyo na ang ugali ko, bastos pala ako. Babastosin mo kayo. Bastos na talaga ako. Bibili, lagay mo sa gas. Gisika ako, bastos ang pagkakilala mo sa akin. Ano na lang kuya, pasensya na lang. Tanggapin ko yun kung bastos ang pagkakilala mo. Pasensya lang kung mali pagkaintindi mo kung yun. Diyang kapatid mo na yan. Napakabastos, salbahe. Hindi, naintindihan ko rin siya kuya kasi mababa lang yung NBPS na kinuha kasi namin. Kasi pa natin nga ganun, mababa o anuman. Dapat, kinausap na kami ng maayos na. Noy! Nasa trabaho kasi yan, kuya. Hey, trabaho, ano lang yan siya eh. Trabaho, bahay. Ako bilang isang founder ng pamilya. Ako ang kausapin niya. Noy! Si Dimac kasi yung nagsasabi. Hindi, ang kausapin niya. Kung talagang mayroon siyang talino. Noy! Pasensya ka na, hindi kita agad-agad mapapagbigyan sa gusto ng mga anak mo. Kasi ganito lang, ganong ganito. Sino ba naman ako na hindi intindi ng pakiusap niya? Eh, si Raul na pala niyo. Ano pa alam mo? Jessica. Jessica? Ay, Arthur. Ito. Nalaman pa niyo. Eh, bakit ba kinala? Kasi, alam mo. Eh, kapatid yan na pagaw. Ay, ganun ba? Oo. Ay, pasensya ka na ha. Ano, double ka na ba? Single. Single? Ano na yan? May sidecar? Oo. May sidecar ka na? Oo. Pwede ba magkiangkas? Hindi. Hindi, joke lang. Hindi, talaga. Hindi, ano, Jessica. Kayo na bahala mag-uusap sa iyo. Pasensya na, Jessica. Ako, nagagalit ako sa kapatid mo. Hindi, kuya. Di rin niya alam na ganun yung nagagalit ka rin. Kaya ako nagalit niya para malaman niya na ganun pala si Nunoy. Ako! Dapat dinadaan sa halos ko yan kasi... Dinaanan na nga ng anak ko, ng asawa ko, dinaanan nga sa tamang proseso. Nakiusap sa inyo, ganun-ganito. Nagtitraining pa kasi siya kuya, kakastart pa lang niya eh. Siya, whatever, kung ano pa man. Ganito na lang. Mahina talaga, kasi mababa lang yung intuwa na niya eh. Hindi niyo pwede katawin ng ganun. Hindi niyo pwede katawin ng ganun. Bisa, Mindanao. Asa sa Mindanao? Pagadian. Pagadian?
Hindi pa ako dito kay GC. Sige, hindi pa ako dito talaga kay GC. Gusto ko mag-usap kay GC. Saka na, pag wala. Yung hindi mainit ang ulo, kuya. Yung hindi nalasing ba? Gusto na lang. Huwag tayo. Kamabayan ko pa rin. Ha? Kamabayan? Hindi. Ang inaano ko lang, nagagalit ako. Ilang visit na yung mga ako makiusap sa kanila. Ah. Tapos yung keso ko ganun ganito. Nagumutil na yung anak ko. Yung nahihirapan dahil sa ganun situation. Umaasa kami sa kanila dahil sa pangako nila. Yung pangako nila, wala problema dito sa kapag yung nagkabahay. Yung lalaki ang pangit. Hindi naman kuya, nagtitraining kasi siya kuya. Mato yung itsura mo. Kasi talaga sa amin yung tryout. Oo, palabasin mo ngayon. Nung usap talaga kami na talaga makikinan. Hindi ako lasing. Pinapalimahan na ko. Kuya, paitindi ko sa'yo, mamikinig sa amin na. Yung kinuha ni GC na Mbps is 15 Mbps lang, mababa lang. Pag ipakunig sa iba, lalong humina, ma-distract yung pag-ano niya sa interview niya sa ano. Maintindihan mo sana, kuya. Kaya sabi niya, saka na lang pag after sa training. Naintindihan ko yun. Pero nung bakit nung kami dito, gano'ng sitwasyon, wala namang gano'n na, huwag kang kumunik. Ha? Kasi tayo-tayo lang dito. Kundi lang sa trabaho niya, kuya, walang problema kasi mababawasan ng bayan. Dapat siya. Dapat sinabi niya gano'n sa akin gano'n. Kung siya napaliwanag sa akin gano'n, malinaw sa akin yun. Ako, trabaho lang kasi siya kuya, trabaho bahay, trabaho pag-uwi. Pagod. Di ba gusto mo mag-usap? Hindi ganun. Di ba gusto mo mag-usap yung kapatid niya? Oh. So bukas na lang, wala, siya yung contact mo eh. Hindi yan, marunong makipag-usap yung kapatid nito. Ha? Hindi marunong makipag-usap. Malay mo? Sino bang gusto mong contact talaga? Yung kapatid niya. Trabaho lang kasi yan si GC kuya, pagod sa trabaho, pag-uwi. Kahit tawagin mo yung trio niyo. Saan ba kapatid mo? Diyan sa loob. Wala? Ganon din ang magyayari kasi nagagalit talaga kahit dun mismo sa... Pangit idaan sa agalit kuya. May nahon. Pero bakit nagkakaroon ng galit? Ang tanong ko. Pag-iintindihan lang ba? Yung pag-iintindihan lang natin. Na-misinterpret mo kuya. Hindi man sa ibig sabihin na hindi ano. Na-misinterpret lang. Alam mo, sa totoo lang talaga, Jessica, sabihin ko sa'yo. Parang nabibihayin kayo sa ganito situation kasi hindi kayo taga rito. Tapos wala kayong kamag-anak dito. Hindi nyo balwarte ito. Kaya ganyan ka magsalita. Di ba? Pero kung lugar mo ito, sabihin ko sa'yo. Hindi naman sa'yo. Wala naman kami inaagradyado na tao ko yan. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Baliktarin natin ang sitwasyon. Alam mo kung lugar mo ito, taga saan ka ba? Ano bang lugar mo? Yung original place namin ko yan, si Kihor. Oh.